Wow! Ibang klase talaga kayo, sir! Ibang klase kayo magbala sa akin, sir! Daig niyo pa nga yung mga action star, eh! Daig niyo pa nga si Robin Padilla, eh! Joke lang! Buti na lang po talaga, walang nangyari kay Ma'am Lisa, no, sir? I'm just glad that she's safe. Me too. Nag-aalaga ho ako ng manok. Tsaka, I'm a chicken feeders. Chicken feeders? Excuse me, sorry, please proceed. Yun ho, nagpapakain ng manok. Nag-aalaga din ho ako ng manok. Nag-Kristo ho ako nung 15 ako sa Araneta. Doon ko ho nalaman na parang mukhang doon ho talaga ako itinindhana. Kristo? Sabungan? Lisa! Are you okay? Yes. Yung dad mo, nasa presinto pa and nagpa-file na ng kaso sa mga kidnappers. At kay Mr. Law. Mr. Law? Yeah. Asan yung mga nagligtas sa'yo? Wala na. Pero babalik din yun para maningil. Anyway, I'm fine. Kailangan ko makausap ang lawyers ng Laurea. Hindi ako papayag na ninanakawan tayo ng mga ko. Ulit. Lisa, stop it. You just got kidnapped, tapos ito pa iniisip mo? Like I said, I'm fine. Kahit ano pang mangyari sa akin, hindi titigil ang buhay sa Laurea. At dahil sa ginawa ng Kosovich, hindi lang ako apektado dito. Pati ikaw, pati lahat ng empleyado ng kumpanya. That's why we need justice. Oh. Para ho akong kape, 3-in-1. Kristo, taga-alaga ng manok. Nag-inventaryo rin ho ako ng PIDs. Miss Bulalayao, dito sa Brandenburg Hotel, meron tayong sinusunod na standards. And I'm very sorry, but... Ma'am! Sandali lang ho. Pakinggan niyo ho muna ako. Kung ano man ho yung standard ninyo, aabutin ko ho yun. Alam niyo ba, ma'am, dun sa dati kong trabaho, lahat ho dun mabilisan. Kailangan, matandain ka. Alerto ka. Hindi ka maloloko. Buwis buhay ho, araw-araw, ang pagkikristo ng manok, tsaka pag-aalaga. Ay, hindi ho biro yun. Dugo, pawis, tsaka sandamakmak na enerhiya ang kinakailangan ng katawang lupa mo dun. Mga ma'am, alam ko na malayo ho ang trabaho ko dito sa hotel. Dun ho sa pinanggalingan kong trabaho. Pero kaya ko hong matuto. At itaga niyo hong sa bato. Kaya kong maging pinakamagaling na chambermaid. Mona! Tanggap? Natanggap ka? Tanggap ako! Tanggap mo! Maluka kasi, Diyos ko, Lord! Galing! Dali! Naiihi ako sa kilig at saya! Sige! Sandayo ka na, samba! Sige, doon! Oh, parang kilala ko ito, ha? Yung poking sabungero! Ano ito? Artista ba ito? Ramona, sabungero nga eh. Hoy, huwag mo akong tawagin. Tignan!
Hindi ka kasi nag-iingat. I'm glad. I'm glad you're okay. Buti na lang, hindi nagtagumpay si Mr. Lo. Thank you. Glad you're safe, Lisa. Yeah? Can I talk to Martin alone? Sure. Of course. Lisa, are you okay? Ang kapal na mukha mo magpakita dito. May paprutas at bulaklak ka pa. Inakawan niyo na naman kami. Lipi ko, yung teaser na in-upload ninyo, that was Laurea's. Pinagbibintangan mo ang Kosovich na nagnakaw ng idea ng Laurea? We've been working on that for the past 5 years. Kaya pala naglabas kayo ng teaser right after mawala yung file sa amin na may formula. Strategy niya yan eh. Ang unahan kami para sabihin na kayo ang original. Hindi lang kayo mga magnanakaw, manluloko pa kayo. Walang ninanakaw ang Kosovich. At wala akong niloko. Kahit kailan. Pero hindi ba ang papa mo ang nanloko sa dad ko? The apple doesn't fall far from the tree. Oh, come on. It's been 10 years. It's all been forgiven and forgotten. Not by me! Wala akong nakakalimutan sa mga nangyari. And just so you know, wala akong balak maging misis mo. Lisa? Dad, plinano nila. They even hired carpet cleaners para pag nakawan tayo. You being ridiculous and paranoid. This has been part of the plan in Kosovich for years now. I know this. Buhat na nagkabati kami ni Tito Miguel mo. What? Yeah, I just didn't want to dishearten you with your idea. Kaya hinayaan kita ipagpatuloy ang Project Midas mo. You had the same idea. Both of you were working on it. Hindi na importante kung may nanakawan o wala. Because in the end, both projects will be yours and Martin's. But Dad! I want you to apologize to Martin. No. Excuse me? Patutunayan ko na hindi mapagkakatiwalaan si Tito Miguel. Anak, sa merger na ito, tayo makikinabang hindi sila. Wala nang dahilan para marakawan pa tayo ng kahit na ano dahil wala sila makukuha. And please, stop fighting this engagement. Si Martin lang ang makakatolerate sa personality mo. Siya lang ang bagay sa'yo. And I want to leave you in good hands. Okay? Sir. Hindi mo ba kayo nakapag-usap? Alam mo ba, Oyo, kung bakit tayo umiinom ngayon? Wala lang. Trip lang. Hindi, Oyo! Sabi mo ang totoong dahilan kung ba tayo umiinom ngayon. Hindi wala! Meron! Meron, Oyo! Magnanakaw daw ako.
manloloko. Wow! Below the belt na yun, sir, ha? Kilala naman niya kayo noon pa, sir, di ba? Di ba? May pinagsamahan naman kayo? If you don't mind me saying, sir, alam mo kaya niya nasabi yan? Kasi nagdadahilan lang siya dahil gusto niya hindi na naman matuloy yung kasal niyo. Yan. Pero, sir, di ba? Masaya naman kayo nung araw, ha? It was the night I found out about our engagement. I had not seen her in years. Para akong nakakita ng diwata. A strong, beautiful woman behind that delicate frame. Martin? Lisa, pumapayag ka ba talaga sa engagement na to? Dad said it's best for me. And again, I feel that we should get to know each other. Hindi ko pa siya kilala noon. Okay. We didn't really know where to start. No. She seemed uptight. May ginawa pa siyang kontrata para sa aming dalawa. A contract? Seriously? Ang hihilingin ko lang, loyalty. Alagaan mo ang name namin. Aalagaan ko rin ang pangalan ninyo. I promise to be a good and dutiful girlfriend. And I will do everything to make this arrangement work. Kaya dapat ikaw din. No public display of affection. Holding hands is acceptable once per day and only to a maximum of 5 minutes. Pirmahan mo na. Hindi ko nga agad pinirmahan. Inisip ko, nakakatawa na may kontrata kami. But I kept it. Sinunod ko lahat ng nasa kasulatan. Ganun din siya. We went out on dates, ran errands for the parents together, held hands for 5 minutes a day. Happy 21st birthday. Thank you. Make a wish. The more na nakilala ko siya, the deeper I fell. It's been 5 minutes. Siya kasunduan lang. Totoo na siya. Dahil we started caring for each other. Siyang pakasalan dahil mahal ko na siya. You signed it. It's an I love you gift. Na ako ibigay ang lahat sa kanya. Pero ako lang pala ang handa. Ako lang pala ang nahulog. Sa mata ko lang pala naging totoo. Lisa, please, makinig ka naman. Martin, nagtiis ako. Halos isang taon ako nag-adjust para sa engagement na to. I did everything to be fair to you. I was a good fiancé, an obedient daughter to my father. But now that our
families are broken apart at dahil sa kagagawa ng papa mo, nasayang lahat! Nasayang lahat ng oras at ng effort ko! Lisa, hindi nasayang. May pinagsamahan tayo. May pinagsamahan tayo dahil may obligasyon ako sa'yo. Not anymore! Lisa, mahal kita. Di ba, mahal mo din ako? Obligasyon lang pala lahat sa kanya. Hindi niya pala talaga ako minahal. Ha? Pagkatapos nun, sir, hindi na kayo kinausap ulit? Kahit na ilang beses niyong sinubukan? Wala na. Parang nagka-amnesia na. Sakit nun. Kung sa mga nangyari ngayon, dapat nga ayaw niyo na eh. Pero alam niyo, sir, ganyan talaga tayo mga handsome eh. Mapilit. Makulit kong magmahal. Pag inalingan daw, maaari kang mapadala dun sa partner hotel sa ibang bansa. Uwe! Oh. Ako ang tagal-tagal ko nang ginagalingan. Nandito pa rin ako. Eh, baka hindi ito yung one-time big time mo. Ako, ito yun. Hmm? Ewan. Kompleto to? Kompleto yan. Mona! Mona! Ano? Kiss mo na yung mga manok mo? Hindi. Hindi. Tara. Tara. Oh, Biko number one, Biko number eight. Ano ngayon ang pinakamasarap? Biko one to eight. What? Aling nga na masarap. Siya to na. Masarap. Naku, kayo naman talaga. Nagsasabi kayo ng totoo. Pag natikman niyo yung bagoong ng asawa ko, ang sarap magluto ng bagoong ng asawa ko. Ito na pala ang anak ko eh, ang bagong chambermaid ng Hamburger Hotel. Ninong, Brandenburg Hotel. Oh, in fairness kay Ninong at Ninang, Mr. and Mrs. Friendship ng taon. Okay, kaya wala akong dapat ipag-alala eh. Okay na dito eh. Okay na talaga. Okay talaga. Yes. Kain na! Oh, merienda kayo. Ano gusto mo na? Biko number three. Ay, oh, ikaw. Lahat! Okay, sigal! Over my dead body, hindi ako magpapakasal sa magnanakaw na yon. Lisa, calm down. Stop thinking about Martin for a while. What about that guy na nagligtas sa'yo? Nakausap mo ba siya? Well, hindi naman kailangan. Ayaw rin naman niya magpabayad eh. Hindi po pwede! Nahiti na ako nakapag-inroll dahil sumaligpigtang niya sa kuya ko. Iniisip niya pang mukhang pera si kuya. Tapos ano kuya? Gusto niya pang presyon yung pagmamalasakit mo? Ano ba akala niya sa atin na bibili mga Tabayoyong? Namumuro talaga yung babae niyan sa akin. Maganda lang yun sa picture po si Lisa. Pero ang sama ng ugali, wala kaming ninakaw na impormasyon. Kahit nung kami pa niya si Leo, hindi niya nagsinungaling. Ano kuya, sabulutan ko na kaya? Tara na! Saan kaya ang kati nila? Para mamunta na namin. Ipakulam na lang natin! Jeep kaya! As in game! Makinig kayo sa akin, makinig kayo. Akong bahala sa LGC. Okay ba yun? Kakaintindihan ba tayo? Papakita natin sa kanya na kahit mahirap tayo, sibilisado tayo. Matutunayan natin na hindi tayo magnanakaw, hindi tayo sinungaling. Sisiguraduhin ko na matatauhan siya at magbabayad siya sa trabaho natin. Tigit sa lahat, ihingi ng tawad ng babaeng yun. Bilisan mo, punuan yung jeep. Akin na nga yan nagugusot eh. Ikaw ba madadapa dyan? Hindi. Naku, kailangan natin sumakay agad. O, dito. Sakay, sakay. Uy, Mona! Nasaan mo? Dandahan. Hello, Tita Adele.
Yes, I'm fine. Makakaranas ng moment na yon. Yung isang beses na babaligtad ang mundo mo. Ay! Bigay na diyan! Una! Ay! Sakit! Una! Ay! 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 Yung isang beses na magbubulantang. Pati ang kaluluwa mo.